Umaga po sa ating lahat. Atin pong ialay ang banal na misang ito bilang pasasalamat ng buong kapatirang Divine Mercy. Atin din pong isama sa ating mga panalangin ang mga nagsipag-alay sa banal na misang ito kasama ng kanilang mga pamilya. Para sa pasasalamat sa karawan ni Pasasalamat, Ginoo at Ginang Chito Kunanan, Ginang Josie Jamse, Ginang Rosita Cruz, Ginoo at Ginang Popoy de la Cruz, Ginoong Ernest Edraiza, Ginang Jocelyn Acosta, Ginoo at Ginang Boyet Suk, Ginang Grace Cruz, Ginoo at Ginang Romy Concon, Ginoo at Ginang Angelito Lacson, Ginoo at Ginang Magno Guevara, Ginang Aida Manyo, Ginoo at Ginang Mario Sagum, Ginoo at Ginang Edwin Miranda, Ginoo at Ginang Jose Ignacio, Ginoo at Ginang Boyet Santawana, Ginoong Felix Bertolapus, Ginoo at Ginang Lando Painor, Kapitan Cesar Vasco Chico at pamilya, Binibining Queenie Malyari, sa Special Intention, Jennifer Malyari, Janine De Alino, para sa kaarawan ni na James De La Cruz, gayon din naman para sa kaarawan ng mga kapatid nating kaps at alagad sa buwang ito, kapatid Rosauro Almario, Christopher Salas, Jimmy Coronel, Jose Dantes, kapatid Alma Miranda, Lina Sagum, Ricardo Santos, Arlene Relente, Ima Miranda, Melinda Tomas, para sa kaluluwa ni Jan Victor, Alejandro Senior, Alejandro Jr., Clemente, Lamberto, Ismael, Jesus, Celestino, Clara, Beatriz, Fred, Orlando, Dominador, Corazon, Pascual, Sherwin, Raimundo, Juana, Apolinario, Encarnacion, Consolacion, Clarita. Magsitayo po ang lahat para sa banal na misang pasasalamat na pangungunahan ng ating kura paroko, Ray Father Pete Sitchon.
kapatid, minsan pa tayo ay nagkatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi. Pakibati uli ang mga kapatid natin. At pugayad sila sa ngalan ng Panginoon. Salamat po. Sa banal na misang ito, ipinapaabot ng ating Panginoong Hesus na ang pag-aayuno ay hindi lamang pag-iwas sa pagkain, sa inumin, o anumang bagay na nakapagbibigay ng tuwa at saya sa ating pangangatawan bilang tao, kundi ang tunay ng pag-aayuno ay pagsisisi rin naman ng mga nagawang kasalanan. Pakiyuko ang iyong ulo bilang pagpapakumbaba sa Diyos Ama. Aminin ang mga kamalian. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo po ang iyong sumasambang sambayanan upang ang pagpapakasakit na kusa naming pinagtitisan ay magdulot ng kabutihan sa aming kalooban at gawang mapagmalasakit sa aming ugali at asal. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito, aabuti ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan na maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga tagaroon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya, nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga-Ninive, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako, taimtim na manalangin sa Diyos sa bawat araw. Pagsisihan ang lahat ng nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos, magbago siya ng kanyang pasya
at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya itinuloy ang pagunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga tagapaghandog sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbabat pusong tapat. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit, walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao sa araw ng paghuhukom. Titindig ang rina ng timog laban sa lahing ito at sila ay hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit hindi hamak na higit kaysa kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan pa, magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi. Na late ka mo, ang sabi ni tanong ni Tata Opry. Opo, sorry. Galing, mayroon talaga akong matanggihan. Na matagal na kaibigan sa family friend na may kaarawan sa Biyernes. Sabi ko, hindi ako pwedeng Biyernes. Huwebes, sabi niya. Pwedeng Huwebes. Miyerkules, sabi niya. Buti na lang po yung meeting ng umaga na ilipat bukas ng hapon. Kaya nagpunta na ako kasama.
mga ilang kaparokya natin. Masarap ang may kaibigan, lalo na kapag nararamdaman mo talagang bukas sa kalooban, nasa puso niya ang alay niyang pakikipagkaibigan. Sabi nga niya, huwag kang mag-alala, hindi naman ako maghahanda. Hindi naman kita paghahanda. Pero may ari po siya ng Japanese, Japanese cuisine. So fine dining, yung inihanda sa Green Hills. Sarap, dami. Baka, tempura, crazy maki, pink salmon, tsaka gusto ko doon yung dessert na tawag dito, yung ice cream na pinirito sa saging. Sarap po. At kahit na masarap, kumakain ako ng pakonti-konti, tinutukso ako ng mga kasama namin, pati siya, may kaarawan. Sabi, hindi raw ako dapat kumain ng marami kasi Kwaresma, may Miyerkules pa man din ngayon. Kailangan kapag Wednesday, abstinence, mag-abstain ka. Kaya sabi ko, bahala kayo pa ako. Hindi ako nag-almusal. Kailangan ko naman kumain. Mga kapatid, nasabi ko po, ang pag-aalay ng pakikipagkaibigan ng taong ito, na taga Betis, naka-base sa Manila, ganyan din kasi ang konteksto ng ating banal na kasulatan ngayong gabing ito. Jesus is offering His friendship to the people during His time. Iniaalay po niya ang pakikipagkaibigan niya. Kaisa at kaibigan nila. Narinig niyo po ang ating Panginoong Hesus. Pakinggan niyo po ulito. Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit, walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paano ang isang palatandaan si Jonas. Ano ang kasalukuyang gawain niya noong panahong yun? Ano po ang kasalukuyang gawain ng ating Panginoon maliban sa nangangaral, maliban sa nanggagamot? Ano pa po? Ano pa po? Very prevalent, very lagi nababanggit sa mga ebanghelyo. Ano? Hindi nagpapakain. Nakikikain. Ay, tao to, wala nang ginawa kundi makikain, parang pare. Noong panahon ng ating Panginoong Hesus, hindi lang po siya nakikikain, kundi nakikipag-inuman pa, socialization. Dahil ang pinakatubig nila noon ay pero ang katotohanan, ang palatandaan
na hinihingi nila ay hindi dapat manggaling sa ating Panginoong Jesus. Dapat itong manggaling sa kanila. Ano po ang ibig ko sabihin? Si Jonas, nung kapanahonan niya, si Jonas po, siya yung isang propeta sa matandang aklat o tipan na ayaw sumagot ng oo sa tawag ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita at pagsisihan na ng mga tao ang mga kasalanan nila. Ayaw po ni Jonas. Tumatalikod siya sa tawag ng Diyos. Tumatakas siya hanggang sa puntong hindi na siya makatalikod at pwersado siyang umoo o sagutin ang tawag ng Panginoong Diyos. Alam niyo po yung istorya ni Jonas? Si Jonas ay 3 araw siyang nanahimik mag-isa sa isang sinasabing lugar na wala siyang ibang nakikita, kundi lamang ang pagkain na nanggagaling sa ibang hayop o ibang halaman. Hindi siya naghanap, dumating lamang sa kanya. Na-converti po siya noon sa 3 araw na pananahimik niya, nalaman, kinilala niya ang kahalagaan ng tawag ng Diyos Ama sa kanya at sumagot o tumugon siya. Alam niyo po ang mga taga-Ninive, narinig niyo po ang unang pagbasa, mga taga-Ninive, mga siraulo, taga-Ninive, mga tunay na makasalanan, mga taga-Ninive, ABS, alak, babae, sugal, alak, bisyo, sugal. Opo, pero nagsisi ba sila o hindi? Nagsisi. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesus sa Ebanghelyo, kung nabubuhay lang ang taga-Ninive ngayon, tatawanan ang lahi ito. Bakit? Buti pa sila nagsisi. Si Jonas pa lang yun. Habang ang mga tao ito hindi nagsisi, kung tutuusin, higit na mas mataas siya kaysa kay Jonas. Mga kapatid, sabi nga tinatawanan po ako ng mga kaibigan ko dahil karne. Ang pari ko pa man din, sabi, kanina. Alam naman po natin, panahon ng Kwaresma, ang hinihiling sa atin ay 3. Una, ano po yung hinihiling ng Santa Iglesia ngayong panahon ng Kwaresma na lagian natin dapat gawin? Una, sumagot. Biro. Una, pagdarasal. Prayer. Pangalawa, maliban sa pagdarasal, almsgiving o paglilimos. At ang pangatlo po ay pag-aayuno o tinatawag nating fasting. Mga kapatid, idinala ko sa 3 kahilingan ng ating simbahan at ng ating Panginoong Jesus ngayong panahon ng Kwaresma, ang pinag-uusapan natin tungkol sa pagsisisi ng mga taga-Ninive at hindi pagsisisi, pag-amin ng mga kasalanan ng mga tao noong kapanahonan ng ating Panginoong Jesus. Ano po ba talaga ang sinasabi ng ating Ebanghelyo ngayon? Alam niyo po, nararamdaman ko ang malinaw na sinasabi ng Ebanghelyo. Ang pakikipagkaibigan ng ating Panginoong Jesus sa mga taong makasalanan, gusto po niya mag-fasting sila. Umiwas sila. Takasan nila at layuan. Alin po? Saan sila mag-aayuno? Saan sila iiwas? Saan sila tatakas at tatalikod? Sa pagkain? Sa tinapay? Sa alak? Hindi po.
Sinasabi ng ating Panginoong Hesus, napakalinaw ngayong panahon ng Kwaresma. If there is one thing that should be done as far as fasting is concerned, shun from all your evil ways. Kung mayroong isang pag-aayuno o pag-iwas na iyon dapat gawin ngayon, hindi pag-iwas sa tinapay, sa alak, sa tubig o anumang pagkain, kundi pag-iwas sa kasalanan. Amen? Ito po ang malalim na kahulugan ng pag-aayuno sa ating banal na kasulatan ngayon. Pag-aayuno, ibig sabihin, you abstain, you fast, umiwas ka. Mag-skip ka, talikuran mo, hindian mo, tanggihan mo. Alin po ang tatanggihan daw natin? Mga kasalanan. Dahil ang ating Panginoong Hesus, ngayong panahon ng Kwaresma, katulad ng panahon ng pagpapakita sa mga tao noong kapanahon niya, Jesus still simply offering His friendship to each and every one of us. Ito ang mabuting balita. Ngayong panahon ng Kwaresma, iniaalay minsan pa ng ating Panginoong Hesus ang pakikipagkaibigan niya sa atin. At ang pakikipagkaibigan niyang ito, hindi na po kailangan pa na may patunayan siya sa atin. O para bang kailangan muna nating makakita ng sinyales, o kailangan muna nating makakita ng palatandaan galing sa Kanya upang tanggapin natin siya bilang isang kaibigan. Sa tanang pagkaalam ko po, kapag ang isang tao ay kaibigan mo o tunay na kaibigan, walang paliwanag, walang palatandaan, walang patotoo. Ang mahalaga, alam mo, kaibigan mo siya, andyan siya, at hindi kanya ipapahamak. Ito ang ating Panginoon. Hindi niya tayo kailanman ipapahamak. Binigyan niya nga po tayo ng malawak, ganap na kalayaan. Pagmasdan niyo po ito. Malaya ba tayo o hindi? Napakalaya. Napakalaya. Magagawa po natin ano man ang gusto natin gawin. Pwede at maaari natin sabihin ano man ang nais natin sabihin. Napakalaya natin. Pero nang abusuhin ng tao ang kalayaan na ipinagkalob ng Diyos, sino pa ngayon ang lumapit? Ang tao o ang Diyos? Ang Diyos. Panahon ng Kwaresma, mga kapatid, kahit ito lang ang baunin ninyo, ang sinasabing pag-aayuno o fasting ay ang pag-iwas sa mga bagay-bagay na nakakasama para sa atin. Sabi ko nga po, nakikain ako sa Bisal San Pablo, hito ang ulam, hito. Pero mayroon po sa usawan, tawag dito, gulay yun eh. Pechay, nilagyan ng kamatis at saka itlog na pula. Itlog na pula. Magdamag po akong hindi nakatulog. Bakit? Talagang grabe, sobrang busog. Hindi po natin pinag-uusapan ang pag-aayuno ng tiyan. Higit, ang pinag-uusapan natin ang pag-aayuno ng kaluluwa sa mga bagay na nagdadala sa Kanya sa impyerno o kaparusahan. Ngayon po, sinasabi ng Panginoon, umiwas ka, lumayo ka, tanggihan mo, talikuran mo ang pagdaing. Asaan po mahilig dumaing dito? Yung pagising pa lang sa umaga, parang napakaganda ng sikat ng araw, parang walang maganda. Yeah. Kumakain na, dumadaing pa. May mga tao ngayon kasalukuyan, sa atin po, kung minsan sobrang daing. Alam niyo po ang ibig sabihin ng sobrang pagdaing? Ang ibig sabihin nito, para bang wala tayong biyayang tinatanggap sa ating Panginoon Diyos. Tandaan mo ito. Kapag tayo ay reklamo ng reklamo, hindi tayo kontento. Bakit? Simple lang. Hindi natin kinikilala ang mga biyaya
na ipinagkaloob na ng ating Panginoon. Kaya ngayong gabi ito, sinasabi, mag-fasting ka, mag-ayuno ka, mag-abstain ka. Saan po tayo umiwas at tumalikod? Kaya una, sa pagdaing. Anong ulam mo? Wala. Malaraw. May longganisa naman. No? Usually, ganun eh. Magkano ang baon mo? Pag-studya, wala. Sa pumpisa lang, wala raw. Huwag po natin tawaging wala ang meron. Dahil ang meron, sa ayon at sa gusto, ito ay biyaya pa rin. No matter how small or how big God's grace is to us, we can simply delve into what grace really means. At alam niyo po ang ibig sabihin ng biyaya o grasya? Ito ay isang kaloob na hindi mo karapat-dapat tanggapin. Inuulit ko. Ang ibig sabihin ng biyaya, isa po itong kaloob na hindi natin karapat-dapat tanggapin, pero ipinagkaloob pa rin sa atin. Ang kaligtasan, sino nga po ba naman ang may karapatan na maligtas sa atin? Wala! Pero, pinagkaloob ng Diyos yan. Grasya yan. Amen? Pagkatapos po ng misang ito, huwag na muna kayong dumain. Opo. Sa halip, ano po pagfiestahan natin? Ano po pagsaluhan natin? Saan po tayo magpapakabusog? Sabi, bawal daw mabusog. Hindi po bawal ang mabusog ngayong panahon ng Kuwaresma. Sa halip na tayo ay dumaing, eh magpakabusog tayo sa pasasalamat. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, salamat. Maraming bagay na ating tinanggap na maaari nating kilalanin ngayong panahon ng Kuwaresma. Kahit nga po bata, lagi ko ito sinasabi, yung bata kapag binigyan siya ng piso o candy, sasabihin kagad ng, tatanong kagad ng nanay niya sa bata, o anong sasabihin mo sa ninang mo? Salamat. Kahit candy lang, kinikilala ang binigay sa kanya. Kilalanin natin ang kaloob ng Diyos at tayo ay magpakabusog dito. Amen? Amen. Kaya po yung iba hindi dumadaing. Sobrang pag-aalala. Pag-aalala. Talikuran at umiwas po tayo. Alam niyo po bakit nagiging kasalanan na sobrang pag-aalala? Simple lang. Para bang hindi tayo sumasampalataya sa katapatan ng pangako ng Diyos sa atin. Yeah. Isa lang naman po pangako niya eh. Hindi niya tayo pinangakoan ng isang marangyang pamumuhay o isang pamumuhay na walang problema. Ang ipinangako po niya, hindi niya tayo kailanman iiwan. Yun lang po ang pinangako niya. Kaya, ang sobrang pag-aalala ay isang kamalian o kasalanan dahil para po bang wala ang kamay ng Diyos sa ating buhay. Amen? Huwag na kayong mag-aalala. Gaganda pa ba? Kaya ako. Makakapag-asawa pa ba? Kaya ako. Aangat pa ba? Kaya mamamatay kaya? Mamamatay ka rin. Huwag kang mag-alala. Niisip mo, mamamatay na ako. Something like that. In God's time and in God's grace, lahat po mangyayari. Sabi nga niya, seek ye first the kingdom of God. Ano po yung kasunod nun? And His righteousness. At ang kagandahan nun yung pagkatapos nun. And all these things shall be added unto you. Kapag daw sinaliksik natin, hinanap at nakamta ng kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, ay nako, sasama na lahat ng biyaya. And all these things, sabi niya, will be added unto you. Kaya problema po natin, inuuna pa natin hinahanap yung mga bagay-bagay. Kaya kapag marami ka lang pera o ano man yung kain ng kain, nagkasakit ka, doon mo palang hinahanap ang kaharian ng Diyos. Huli na. Mali po. Sobra pag-aalala kasalanan. Galit, hinanakit. Nako. Panahon ng Kuwaresma, fasting na po tayo. Na po nating patulan ang galit at tinanakit. Sabi ko nga, life is too short. Napakaikli ng buhay. Upang pansinin pa natin ang galit at tinanakit.
Nagpakumpisal po kami nung Huwebes, nakakwento ko sa Mexico, sa San sa Santo Domingo, Mexico. Ang dami po mga nanay na nangumpisa. At halos mga kasalanan nila, ay pagmumura, hindi lang yun, galit at hinanakit sa anak. O yung isa, natawa ko, amo hanggang ngayon po, galit pa ako at masama pa rin po loob ko sa nakababata akong kapatid. Bakit po natawa ko, naawat na, bakit po? Kasi 56 na siya. Kulang na lang, sabihin ko, tayo mamamatay ka na. I mean, hanggang baka ay amalay mo, bukas o oh, 60 na lang, edi apat na taon na lang. Ang sinasabi ko lang po, sa halip na galit at tinanakit, pagfiestahan natin, magpakabusog tayo sa kapatawaran, magpakabusog tayo sa pasensya. Kapag tayo nagpapatawad, dalin po ang nabubusog. Hindi ang tiyan, nabubusog ang ating kaluluwa. Sabi ko nga, forgiveness should be given to other people or to the person who sinned against us. It's not because it is his right to be forgiven. Hindi po. Hindi lang yun. Oo, karapatan niyang patawarin siya. Pero, ang mas malalim na dahilan, forgiveness should be given because you deserve peace in your soul. Karapatan mo ang magkaroon ng kapayapaan at kapanatagan sa iyong kaluluwa, sa iyong puso. Hindi lamang pinatawad mo siya upang umangat siya. Ikaw rin, mapapanatag ka, mapapayapa ka. Magpakabusog tayo dyan. Hindi bawal yan. Amen? O kaya yung iba po sa atin eh, yung bang TV, radio, mall, sa mga kapatid ko po, bawal, bawal. Mula noong nagkasunduan kami, kasi pag Holy Week, very typical outing, family outing. No? Beach, ewan. TV, mall, radio. Nakakabusog ba yan? Gastos? Saan po tayo magpakabusog? Sa halip, buksan na lang natin ang Biblia. Sa halip, buksan na lang natin ang salita ng Diyos. Sa halip, atin na lang itong pakinggan at huwag na muna magsalita upang magkaroon ng tunay na gabay na maghahango sa atin o nahahango sa ating buhay makasalanan. Ito ang ipinapaabot ng ating Panginoong Jesus sa banal na kasulatan ngayong gabing ito. Kasi po kapag hindi tayo umiiwas sa mga kasalanan, gaya ng mga tao ng kanyang kapanahonan, ay nako, patay sila sa kasalanan. Pero kapag tayo ay sumisi, tumalikod sa mga ito, ang pakay ng ating Panginoong Jesus ay isang muling pagkabuhay. Naniniwala po ba kayo na kapag namatay tayo dito sa lupa, tayo ay muling mabubuhay at magkakaroon ng buhay na walang hangganan? Naniniwala po kayo o hindi? Naniniwala. Pero mga kapatid, huwag lang tayong maniwala dito. Huwag lang tayong maniwala dito. Saan po tayo dapat maniwala? Maniwala tayo sa pamamagitan ng isang damdamin, isang kalooban na tunay na naninindigan na buhay si Jesus sa aking pagkatao. At paano siya nagiging buhay? Simple lang. Simple lang, paano siya nagiging buhay? Namatay, pinatay tayo ng kasalanan. Kapag umiwas tayo dyan, nag-fasting tayo dyan, ngayon pa lang, mararanasan na natin ang pinangako niyang muling pagkabuhay. Amen? Ang pananampalataya po, hindi lamang isang isip. Hindi lamang isang cloud mind. Tunay na pananampalataya, ibinibigay ng Panginoon ang kanyang pakikipagkaibigan upang gabayan ka dahil alam niya, mahina ka. Alam niya, kung ikaw lang, hindi mo kaya. At higit sa lahat, ayaw kanyang mapahamak at mamatay buong nakasalanan. Kaya, well, mag-fasting din po tayo sa pagkain. Fasting tayo sa lahat. Ang mahalaga po, nararamdaman natin na totoo
ang iniaalay na pagkaibigan ng ating Panginoon. Minsan pa, magandang gabi po sa inyo lahat. At asahan ninyo ang pagpapala ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sa simula ng paghahanda natin para sa maringal na pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, ipagpatuloy po natin ang ating pagdalangin at sa bawat kahilingan ang inyong itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang sa pagkakaisa at kabanala ng Santa Iglesia, mamulat ang lahat ng tao sa kaligtasang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang itigil na ng mga pamahalaan sa buong mundo ang paggamit ng karahasan upang matamo o manatili sa kapangyarihan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang mga kababayan nating nasa ibang bansa ay maging mga saksi sa karangalan ng pagiging alagad ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang tayong natitipon ngayon ay maging tapat sa panawagan ni Kristo na magbagong buhay at maging matatag sa harap ng mga tukso, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Hilingin niyo na po ngayon ang inyong sariling pangangailangan. Diyos Ama, kung minsan nagiging mahirap para sa amin ang amin at sisihin ang aming mga kasalanan. Pero ngayong gabing ito, mas mahirap tanggihan. Mas mahirap tanggihan ang iyong kaligtasan. Mas mahalaga ka kaysa sa anumang bagay dito sa mundo. At gayon din naman sa iyo, Diyos Ama, kami ang pinakamahalaga, kami ang kayamanan mo. Kaya't hanggang ngayon, ay ipinagkakalubo pa rin ang panahon ng Kwaresma upang ipagdiwang namin sa aming sariling kaligayahan tungo sa iyong pangakong kaligtasan. Gabayin mo po kami lagi. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
ang lahat po'y magsitayo. Manalangin kayo, minamahal kong kapatid, upang itong ating pagkakain, pati na ang ating mga sarili, ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong takburian niya at karangalan sa ating kapanumbangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming mga inihahain mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsalusaluhan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Tunay ngang marapat na ikaw ay lagi naming pinasasalamatan. Diyos Ama na mapagmahal at tunay na maawain. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao, minsan pa, binibigyan mo po kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muli pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal, amin pong iniaalay ang aming panahon, ang aming kakayahan, ang aming kayamanan, talino, para ganapin ang iyong kalooban na ang aming kapwa-tao ay lubos na damayan. Kaisa ng mga anghel na nagsisiyaw itong papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Hinihiling po namin sa iyo na sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming mga anak mo na nagkatipon ngayong gabing ito ay tunay na maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Hinati niya iyon at iniabot sa kanyang mga kaibigan na ang sabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga kaibigan na ang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin.
Magsitayo. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Salamat, Ama, minsan pa kami ay iyong tinipon sa banal na misang ito upang kami ay makapaglingkod sa iyo. Kaya isinasamo namin kami lahat na magsasalo-salo sa katawan at sa dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Pasiano na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Ama, kaawaan mo po at pagindapatin kami lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagkain tinutukoy sa dasal na itinuro ng ating Panginoong Yesus ay pagkain ng kaluluwa. Idalangin natin sa Diyos Ama sa dasal na itinuro ng ating kapatid na Panginoong Yesus. Thank you.
Ama, hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban mo po ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Iyoko muna ang iyong ulo at ating busugin ang ating sarili, ating kaluluwa, kalooban ng ating puso, ating kaisipan, buong pagkatao sa kapayapaan na pinagkakaloob ng ating Panginoong Jesus. Pagdasal mo rin sa oras na ito ang mga taong kilala mo na talagang nalilito, sobrang mag-aalala. Mga taong para sa kanila ay wala ng pag-asa. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang pananampalataya ng iyong mga anak na nagkatipon ngayong gabing ito at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan. Kakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo lahat. Kapayapaan po. Ang lahat po'y magsiluhod. Mga kapatid, kuminsan ang nagiging palatandaan natin na mahal tayo ng Panginoon ay kapag ibinibigay niya, pinagkakaloob niya ang mga pangangailangan natin, ang tunay na pananampalataya ay nababatay hindi sa mga ipinagkakaloob niya. Ang tunay na pananampalataya ay kaya nating itaya ang ating pagkatao, ang ating buhay. Kahit na mahirap, ang mahalaga, masaya, payapa. Ang mahalaga, dito pa lang sa lupa, nararamdaman na natin ang kaloob niyang kaligtasan.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen. Thank you.
ang lahat po ay magsitayo. Ama naming mapagmahal, maraming maraming salamat sa inihain mong pakikipagkaibigan sa amin ngayong panahon ng Kwaresma at ngayon din naman sa naipagdiwang naming banal na misa. Maraming maraming salamat po sa banal na hapunan. Ibig sabihin, talagang tinatanggap mo pa rin kami, inaanyayahan sa kabila ng aming mga kakulangan. Naway ang tinanggap naming katawan ay maging tunay na lakas na aming talikuran, hindi lang iwasan, palayain ang aming mga sarili sa anumang nakapagbigay ng kalungkutan. Nihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Tanggapin niyo ang pagpapala ng Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo na kayo sa tunay na kapayapaan. Salamat sa Diyos. Diyos. Maganda gabi sa inyo. Hello.